Kano kila? Katie po. Katie. Guys, katuloy tayo ng beef. So, ito yung kila. Tapa to. Maglagan ko daw. Hindi kasi ako kapagaroon na lang maraming ito ngayon. Ayan si ate. Nagbibilang na sa binili kong mga sangkap para sa aking ilagang bag. Hi te! What's up? Ayan, syempre meron din celery. Celery. Ibang pampabang. Ito na higay niya. Sibuyas na lang. Papapak. Wala na. Huwag na po. Ayun. Ayun. Lanta na. Mukha na siya. Ito na lang. Ayan. Tapos konting baggy beans. Masarap dito sa Nilaga. Magkano kayo nito? Konti lang. Wait lang. Ayan, magkano yan? Hindi pa. 90. 14. 14. 9, 10, 10, 7, 8. Tapos? Tapos 16. 16. Tapos pag-ibins? 16. Kain mo 10. Ayan, 10. 10 pesos na? 10. Patid lang 10. 9, 9, 10. 109. Magkano na lahat eh? 109. Ha? 109. 109. Ayan na guys. Basta tayong bumili ng mga sangkap, magbabayad na ito kaya. What's up? Kano kilo saging, te? Magkano kilo dito? Konti lang sa akin. Pansahog lang ng ano. Baka, no? Sarap to eh. Mga tatlo lang. Ayoko nung hindi kasi masyadong ano. Ayoko nyo yun. Ito lang. Tatlo. Tatlo lang. Ayan. Pampalasa. Hello guys. What's up? Kamusta po? This time, gugutumin ko na naman kayo sa isang panibagong lutong bahay. So ito po ang ating lulutuin. Hulaan nyo po kung anong lulutuin ko sa araw na ito. Ito po ay meron tayong karning baka dyan. We have beef. Tapos, we have potato. Ito ay gabi. At sa tawag namin dito ay lucha. Meron tayong sweet corn. Meron tayong... anong tawag dito? Meron tayong carrots. And then we have saging na saba. Pechay. And of course, mga sahog natin. Luya. Meron tayong onion, garlic, spring onion, siling haba, baguio beans, and of course we have the iodized salt and the black pepper. So bago natin lulutuin, so alam nyo ba guys ang anong lulutuin natin sa araw na to? Ang lulutuin natin ay nilagang baka. So yun po ang ating mga sangkap, makikita nyo po. So bago natin lulutuin, health benefits muna tayo. So according to my research sa www.healthline.com, ito po ang makukuha nating mga nutrients mula sa ating mga sahog o sa mga sangkap na ating lulutuin. Simulan natin sa karne ng baka. Okay. So yun po ang karne nating baka. Beef. It provides large source of L-carnitine. Ang L-carnitine po ay isang compound na makikita po sa mga karne ng baka
At pag kinain po natin yan, yan po ay tumutulong para makasuporta at makapagbigay ng enerhiya sa ating katawan. Meron din yan antioxidant na tinatawag nating glutathione, ang beef. Tapos, ang beef din po ay high in protein, providing muscle mass. Meron din yang mataas na minerals. Meron din yang it helps prevent from getting anemia. Tapos, ang beef din po ay meron siyang carnosine, amino acid, at full of vitamins. Sunod natin ang pechay. Ano bang makukuha natin sa pechay? Pechay is rich in iron called collagen for collagen production. It has phosphorus and calcium for the bone structure. It has also magnesium and vitamin K. Next, carrots. Carrot is rich in vitamin A. It has a compound called lutein for good eyesight. And then corn. Ano bang makukuha natin sa corn? Corn, it has a vitamin B complex. Meron din yang minerals such as zinc, magnesium, copper, iron, manganese. At ang corn din po ay a good source of antioxidants, carotenoids, lutein, and zeaxanthin for good eyesight. And then we have potato o patatas. Ano bang makukuha natin sa patatas? Potato is, it has only 110 calories. Pag kumakain po tayo ng patatas, ay konting calorie lang po ang makukuha natin, which is good for our health. So, ang potato po ay good, it has no fat, no sodium, and no cholesterol. Mataas din po yan sa vitamin C. At it has more potassium than bananas. And then it has a good source of vitamin B6. Mataas din po yan sa fiber, magnesium, at antioxidants. Ito naman po ang ating gabi. So ang gabi ay mataas din po yan sa fiber. It helps control blood sugar. It reduces risk of heart diseases. It has anti-cancer properties. It loses weight and good for the gut. Maganda din po yan sa mga tsatsa natin. Next, we have spring onion. Ayan po yung sibuyas natin. So ano bang makukuha natin sa spring onion? Ang spring onion po ay rich in fiber. It has vitamin A, vitamin B6, it has also thiamine, folate, potassium, copper, chromium, manganese, iron. At ang spring onion din po ay lowers cholesterol and decreases risk of heart attack and stroke. At meron din yang antifungal properties. At yan naman po ay ang ating bagyo beans. Ang bagyo beans ay meron yang vitamins at minerals. It has also folate. Ang folate po ay tumutulong para ma-prevent yung neutral tube defects and other birth defects. At siyempre ang ating saging na saba. So ano bang makukuha natin sa saging na saba? It has vitamin C, it has potassium, and it has fruit sugar that helps blood glucose level. Po. So those are the health benefits of these ingredients according to www.healthline.com. So ang susunod natin gagawin guys ay magpapakulo na tayo ng tubig and then isusunod natin ang pagluto, ang paglagay ng ating beef. Alright. Hello guys, what's up? Kamusta po? This time, gugutumin ko na naman kayo sa isang panibagong lutong bahay. So ito po ang ating lulutuin. Hulaan niyo po kung anong lulutuin ko sa araw na ito. Ito po ay meron tayong karning baka dyan. We have beef. Tapos we have potato. Ito ay gabi. At tawag namin dito ay lutsa. Meron tayong sweet corn. Meron tayong anong tawag dito? Meron tayong carrots. And then we have saging na saba. Pechay. And of course, mga sahog natin, luya, meron tayong onion, garlic, spring onion, siling haba, bagyo beans, and of course, we have the iodized salt and the black pepper. So, bago natin lulutuin, so, alam nyo ba guys, ang anong lulutuin natin sa araw na to? Ang lulutuin natin ay nilagang baka. So, yun po ang ating mga sangkap. Makikita nyo po. So bago natin lulutuin, health benefits muna tayo. So according to my research,
sa www.healthline.com. Ito po ang makukuha nating mga nutrients mula sa ating mga sahog o sa mga sangkap na ating lulutuin. Simulan natin sa karne ng baka. Okay. So yun po ang karne nating baka. Beef. It provides large source of L-carnitine. Ang L-carnitine po ay isang compound na makikita po sa mga karne ng baka. At pag kinain po natin yan, yan po ay tumutulong para makasuporta at makapagbigay ng enerhiya sa ating katawan. Meron din yan antioxidant na tinatawag nating glutathione, ang beef. Tapos, ang beef din po ay high in protein, providing muscle mass. Meron din yang mataas na minerals. Meron din yang isang it helps prevent from getting anemia. Tapos ang beef din po ay meron siyang carnosine, amino acid at full of vitamins. Sunod natin ang pechay. Ano bang makukuha natin sa pechay? Pechay is rich in iron called collagen for collagen production. It has phosphorus and calcium for the bone structure. It has also magnesium and vitamin K. Next, carrots. Carrot is rich in vitamin A. It has a compound called lutein for good eyesight. And then corn. Ano bang makukuha natin sa corn? Corn, it has a vitamin B complex. Meron din yung minerals such as zinc, magnesium, copper, iron, manganese. At ang corn din po ay a good source of antioxidants, carotenoids, lutein, and zeaxanthin for good eyesight. And then we have potato o patatas. Ano bang makukuha natin sa patatas? Potato has only 110 calories. Pag kumakain po tayo ng patatas, ay konting calorie lang po makukuha natin, which is good for our health. So, ang potato po ay good. It has no fat, no sodium, and no cholesterol. Mataas din po yan sa vitamin C. At it has more potassium than bananas. And then it has a good source of vitamin B6. Mataas din po yan sa fiber, magnesium, at antioxidants. Ito naman po ang ating gabi. So ang gabi ay mataas din po yan sa fiber. It helps control blood sugar. It reduces risk of heart diseases. It has anti-cancer properties. It loses weight and good for the gut. Maganda din po yan sa mga tsatsan natin. Next, we have spring onion. Ayan po yung sibuyas natin. So ano bang makukuha natin sa spring onion? Ang spring onion po ay rich in fiber. It has vitamin A, vitamin B6, it has also thiamine, folate, potassium, copper, chromium, manganese, iron. At ang spring onion din po ay lowers cholesterol and decreases risk of heart attack and stroke. At meron din yang antifungal properties. At yan naman po ay ang ating bagyo beans. Ang bagyo beans ay meron yang vitamins at minerals. It has also folate. Ang folate po ay tumutulong para ma-prevent yung neutral tube defects and other birth defects. At syempre ang ating saging na saba. So ano bang makukuha natin sa saging na saba? It has vitamin C, it has potassium, and it has fruit sugar that helps blood glucose level. Po. So those are the health benefits of these ingredients according to www.healthline.com. So ang susunod natin gagawin guys ay magpapakulo na tayo ng tubig and then isusunod natin ang pagluto, ang paglagay ng ating beef. Alright. So guys, ito na po yung mga nagayat nating mga sangkap. So tingnan nyo guys kung paano natin ginayat yung mga sangkap natin. So ito yung paghiwa ko ng mais. Ito naman yung paghiwa ko ng hindi ko siya, actually binalatan ko lang yung saging na saba, tapos hindi ko na siya chachap. So ito yung patatas natin, tapos yung pechay naman, ganito lang kasi masarap siya pag buo eh. Pero pag trip nyo rin na i-chop, hatiin pa yan, depende na yan sa inyo. Tapos ang string beans, ang bagyo beans din natin, ganito din yan, hindi na natin yan paliitin para masarap din siya tingnan. Tapos ito, chinap ko siya into cubes kasi
gusto ko itong madurog mamaya kasi ito ay magpapalapot sa ating karne mamaya. Kasi ito din, yung carrots natin at saka ito yung spring onion natin sa paghiwa. Kung gusto nyo namang ayaw i-chop ang spring onion niyang ganito, gusto nyo yung buong spring onion, okay din yun. Tsaka yung siling haba natin, kung trip nyo din na niya, buong sili ang ilagay, pwede rin. Tapos pwede nyo rin cubes lang ang paghiwa ng ating onion, depende rin sa inyo. Tapos may garlic kasi nagpapalasa yung garlic natin. Tsaka yung sili, ay yung luya natin, nagpapaalis siya ng langsa ng ating karne. Nawawala yung amoy. Yun. So, ready na? So, ilagay na natin yung ating karne sa ating kumukulong tubig. Kumukulo na ang ating tubig. So, ilalagay na natin ang ating beef. So, para lambutin muna natin. Tapos, pag lumambot na siya, lalagay na natin yung mga ibang sangkap. Tulad ng bawang, sibuyas, luya, at saka yung siling haba. Kumukulo na ang ating tubig, so ilalagay na natin ang ating beef. Yan. So, para lambutin muna natin. Tapos, pag lumambot na siya, lalagay na natin yung mga ibang sangkap. Tulad ng bawang, sibuyas, luya, at saka yung siling haba. Yan na guys, kumukulo na ang ating baka. So, ilalagay na natin ang ating mga sahok. Ilagay natin ang ating luya. Yan. Tapos, sunod natin yung garlic. Onion. Tapos yung ating lechon o gabi. So, para lambutin natin yung gabi natin. Tapos niyan, pag lumambot na yung ating gabi, susunod natin ang ating mga sahog na yung string beans, yung bagyo beans, patatas, saging, corn, at saka yung carrots natin at ang ating pechay. Check na natin kung lumambot na ang ating lutsa. Guys, by the way, ito ay hindi gabi yung ano ha, yung typical na gabi na nabibili natin. Ito ay yung parang puti, puti yung ano niya, or ang iba ay kulay, parang ganito yung kulay niya. Hindi talaga yung gabi na kulay ube ang kulay. So, ito po ay hindi makate. Kasi yung gabi ay medyo makate. So, ito ay lutsa. Lutsa ang tawag namin dyan. Or puting gabi. So, ngayon, ang susunod natin ay ang ating itong patatas natin. Medyo matagal yung patatas na lumambot. So, palambutin natin yung patatas. So, susunod natin ilagay ay itong mais. Guys. Ang mais ay may sarili din siyang tamis. So, kahit wala ng ibang mga additives na ilalagay mo dun sa ilagang baka, kusa na siyang maghahalo yung tamis niya dun sa ating sabaw. Tapos, susunod natin dyan yung ating bagyo beans, tapos yung ating saging at ang ating carrots. Palambutin na natin ng konti. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating bagyo beans. Sabay na natin yung ating saging na saba. Tapos haluin natin ang bahagya. Maya-maya
ilagay natin yung carrots. Then, yung huli yung pechay. Ngayon, pwede na natin budburan ng asin. So, kailangan yung asin kasi nagsusook dun sa laman ng ating baka. Tapos, syempre, yung ating black pepper. Pakuluin ng konti. Lagyan na natin ang ating carrots. Siyempre ang ating sili. Saluin natin ang ating bahagya. Iyan muna natin lumambot yung carrots ng konti. Tapos, susunod natin yung pechay tsaka yung spring onion natin. Yan na guys, kumugulo na. So, yung panghuli natin nilagay ang ating pechay. So, buong pechay ang nilalagay natin, hindi natin iniwan. Spring onion natin. Yan na guys, dito na ang ating nilagang baka. So if you notice, yung sabaw niya medyo malapot. Tingnan natin. See? Medyo malapot siya dahil yan sa gabi. Ito, ang gabi kasi, yung lutsa natin nalagay kanina, siya ang nagpapalapot ng sabaw. Kaya medyo malinamnam siya at saka masarap. Susunod natin ilagay yung ating sibuyas. Guys, ito na po yung ating nilagang baka na may mais, na may carrots, lutsa, ugabi, bagyo beans, pechay, patatas, at meron ding saging. So, yun na po ang ating finished product. Thank you for watching to my YouTube channel. And those who are watching, please subscribe, like, and share my YouTube channel, my video tutorial cooking. Thank you and enjoy everyone. Ito na po guys ang ating finished product, ang ating nilagang baka na may kumpletong sangkap. Thank you for watching and enjoy! Kain na tayo guys with our nilagang baka as our main dish with red rice. Kain na guys, nilagang baka with red rice.